Hello guys, magpa-vlog lang ulit ako kasi may nakita akong news tungkol sa babaeng nakatanggap ng ayuda from government na 6,500 pagkatapos pinang-rebound lang. Nakakalungkot isipin na may tao pang naisip magpa-rebound at yung nag-rebound naman, naisipan niya pa talagang i-rebound yung babae. Alam naman natin na ano eh, na yung, alam niyo ba yung feeling na parang magugunaw na yung mundo? Magugunaw na yung mundo natin. Nagkakasakit na lahat, halos mamamatay na yung lahat. Tapos naisipan mo pa magpa-rebound? Tapos may ibang tao pa nagsusugal. Mga nagbibingo, mga nagtotong eats. Ano po ba yung mindset nyo? Diba? Kaya hindi tayo umuunlad na Pilipinas eh. Hindi umuunlad yung mga Pilipino dahil sa mindset natin eh. Tapos magre-reklamo kayo, wala kayong ayuda. Alam mo, pasalamat tayo. Buo yung 6.5 na nakuha nyo from the government. Yung iba, ang dami nagre-reklamo. Kahit walang bigas. Hindi sila makauwi sa pamilya nila. Marami nagre-reklamo dahil hindi naabutan ng ayuda. Kayo na naabutan ng ayuda. Kayo pa yung naggaganyan. Wala na nga kayo na itutulong eh. Mag-i-stay at home na lang ho kayo. Ayaw nyo pa. Ano bang gagawin natin dyan? Gusto nyo pa ma-extend hanggang May 15? Na-extend na. Extend na naman. Ano, hindi na tayo magtatrabaho. Ganyan na lang tayong lahat. Ano ba yan? Magising naman kayo sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang irespeto yung sarili nyo, kung paganda pa rin at ano yung mga kailangan nyo, sana makisama kayo para sa gustong magtrabaho. Kung kayo taong bahay lang talaga at pagchichismis, pagsusugal lang talaga yung alam nyo, bigyan nyo naman ng pagkakataon yung iba. Diba? Alam nyo, ang daming nagsasabi, sana sila nila yung nagkasakit. Pasalamat tayo, bukod sa nabigyan tayo ng ayuda, hindi tayo nagka-COVID. Yung iba naman nagreklamo ng reklamo hindi mabigyan ng ayuda, magpasalamat na lang kayo, hindi kayo isa sa nagkaroon ng coronavirus. Diba? Malaking blessing na po ang hindi kayo nabigyan. Pwede naman tayo kumain ng kanin na may asin eh. Kanin na may asukal, kanin na may Milo, basta may kanin. Kasi kanin is life para sa mga Pilipino, di ba? Huwag naman tayong ganyan. Huwag na yung konting pera na lang ng pamahalaan na ibinibigay sa atin na nagugutom. Akala na talaga nagugutom, pinansusugal pa natin, pinangsasabong pa natin, pinangririban pa natin, pinakukulay natin ng buhok. Saka na yan! Saka na natin isipin yun pag yung magaling na yung buong mundo, magaling na yung buong Pilipinas. Ayaw nyo bang ano? Ayaw nyo bang magbunyi after this? Parang piyesta, parang New Year na maghahanda ang buong Pilipinas kasi malaya na wala ng coronavirus. Maawa kayo sa sarili nyo kasi mahirap na nga kayo. Naisipan nyo pa magpa-rebound. Wala na nga tayong makain. Noodles na nga lang. At noodles na lang. At, anong na ganun? Sardinas ang kinakain natin araw-araw. Ganun pa. Diba? Huwag yun ang isipin yung mga material. Saka na yun. Saka na yung mga bagong phone, bagong hairstyle. Saka na yun. Pagkain muna. Pagkain is first. Basta makakain kayo 3 beses sa isang araw, okay na eh. Pasalamat nga kayo 3 beses sa isang araw pa eh. Yung iba 2, yung iba 1 na lang. Yung iba walang gatas. Yung mga nanay dyan, huwag muna kayo mag-diaper. Total naman nasa bahay lang kayo. Tiisin niyo yung anak niyo naka-short, naka-lampin, tapos labahan niyo ng labahan. Diba? Ano ba naman? Yung mindset natin, i-set natin sa dapat makasurvive. Ayun, dapat guys, makasurvive tayo sa lockdown na yan. Gusto pa ba natin ng lockdown ng another 15 days pa ulit bago mag May 15? Diba? Anong gusto nyo? Umabot tayo ng June 12? Huwag naman kayong pasaway, guys.
Huwag na kayong maniniwala dun sa mga tao na sa ano ba yun, na pasaway, tapos mga diktador, na yung mga diktador na wala naman sa lugar yun. Huwag na kayong ano doon, na anib doon sa mga ganong tao. Kaya minamalas tayo. Tignan nyo, maraming naniwala sa kanila ng mga pasaway. Ayan, ano nangyari, di ba? Ano nangyari? Extend na ng extend. Paano pag naubos yung ano, yung bilyones ng Pilipinas para ipamigay? Wala na. Di ba? Matapos na 'to. Dapat matapos na 'tong suliranin ng COVID-19 para maharap naman natin yung mga nangurap, yung mga na, ng bash sa pangulo at saka sa mga sa pamahalaan, para makulong na yung dapat makulong after COVID-19, di ba? Kaya be safe, be kailangan nasa bahay na tayo. Tapos dapat healthy, di ba? Tapos ito yung update ng corona eh. Kung saan yung hanggang 15 na naman tayo, lockdown pa rin until May 15, 2020 ang NCR, Calabarzon, Benguet, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, Aklan, Capiz, Cebu City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro. So, doon yung may, siguro ito yung area na may pinaka mataas na COVID-19. So, mawala lang yun sa NCR eh. Okay na. Kasi, di ba, nasa NCR yung mga talagang trabaho. Ang NCR natin, lalo na ang Metro Manila, mga Quezon City, Valenzuela, Calabarzon, tawag dito, Camanaba area, yan yung mga area na maraming jobs. So, sana, be safe everyone. Tapos, yung mga pampariband na lang, yung sa kanya naisipin yung magpariband. Pag okay na yung mundo, pag magaling na yung mundo, pasalamat na lang kayo na nandiyan kayo sa bahay nyo at wala kayong coronavirus. Kesa yung nandun kayo sa loob ng hospital, hindi nyo alam kung ano yung nafe-feel nila. Diba? Then guys, may tatanong ako sa inyo. Ano bang gusto nyong gawin sa mga taong hindi sumunod ng bash sa Pangulo at yung mga kumupit, lalong-lalo na yung mga kawatan ng mga relief goods natin, katulad ng kulang na bigay, mga yung mga hindi binigyan ng form. Sigurado kasi ako, pinag-iisipan na yan ng pamahalaan kung paano i-audit ang bawat isa after COVID-19. So, kung ngayong COVID-19, pagod ang pamahalaan sa kakaisip ng kung ano man yun, panigurado yon after the COVID-19, mas malaki ang hirap nila sa pag-audit sa bawat municipality, sa bawat barangay, 'di ba, na nasasakupan nila. So guys, bigyan niyo naman tayo natin ng suggestion at pag-usapan natin kung ano yung dapat na i-gawin sa kanila ni Pangulong Duterte. Suggestion lang na may mapag-usapan tayo regarding sa mga bawat bagay-bagay na nangyayari. Kasi, syempre, hindi maalis sa mga tao na matukso sa malalaking pera na napupunta sa pamahalaan, di ba? So, marami rin hindi nabigyan ng relief goods. Mga namimili. Tapos, syempre, kami mga OFW at iba pang tao,
Maraming hindi nabigyan. Sa mga OFW na kaya naman nila yung pamilya nilang suportahan, medyo hindi na kami magre-reklamo doon. Pero yung mga talagang nasa low class level, at saka yun, my God, guys, huwag yun namang ipansusugal yung ibinibigay sa inyo. Diba? Hindi naman lalago yan eh. Para lang kayong ginisa sa sarili niyong mantika. Diba? Tapos yung mga pang-re-reband nyo pa. Alam nyo yun na ang mundo'y magugunaw na tapos ganyan pa kayo. Tipirin nyo yung sarili nyo. Pagkain, tubig lang. Huwag muna mag-soft drinks. Hindi na uso yan. Huwag muna mag-berienda. Diba? Huwag muna kayo... Ang arte-arte, yung mga Pilipino, kadalasan gano'n ang ka-arte yan. Yung may merienda pa. Yung may, ano... Diyos ko, kung alam nyo lang, dito sa Taiwan, di kami nagme-merienda. Sapat na yung umaga, tanghali, gabi. Diba? Kaya, sana naman, kayo guys... Matuto kayo sa... Matuto na tayo! Tingnan mo, crisis, wala tayong mga ipon, di ba? Dapat may dapat sa ganitong crisis, alam nyo guys, hindi na dapat tayo... Ano, hindi na tayo... Hindi na natin kailangan na pamahalaan eh. Hindi naman in-expect na lahat na magkaka-COVID-19, di ba? So, dapat, alam natin, imagine ninyo, ang Pilipinas ang isa sa pinakamahirap na bansa. Kailangan pa natin mga ibang bansa para magkaroon ng pera. Diba? So, dahil din yan sa atin, kaya kailangan tayo din mismo na mamamayan. Kaya yun guys, be safe everyone. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Then click the tiny bell para sigurado po kayo updated sa aking mga video. Bye-bye!